Kaya naman pala sinigawan, pinagalitan ni Coach Steve Kerr si Jordan Poole sa gitna ng laban sa third quarter sa laban nila kahapon laban sa Cavaliers. Pero bago yan mga idol, ay pag-usapan muna natin ang nangyari nga kay Shannon Sharpe pati na rin sa tatay ni Ja Morant. Matapos nga kasi ng kanilang pag-aaway, matapos nga ng sigawan nila mga idol sa halftime ng laban ng Lakers at Grizzlies, moments after nang humupa ang init ng ulo ng mga tao sa Staples, ay hindi na pala, Crypto.com Arena mga idol, ay nagkabati rin. Ito nga si Shannon Sharpe pati na rin si T. Morant, tatay ni Morant. Naikinatuwa nga rin ng maraming NBA fans dahil sign daw ito of maturity and respect sa isa't isa. Siguro may misunderstanding lang sila kanina kaya nga ganun nagkasigawan. Pero matapos ngang malinaw ang lahat ay ayun, eh nagtatawanan pa mga idol at nagyayakapan pa. So all good, si Shannon Sharpe pati na rin ang tatay ni Morant, ewan ko na lang kala Desmond Bane, Dillon Brooks, pati na rin si Steven Adams. Siguro mainit pa rin ang kanilang ulo dito nga kay Shannon Sharpe. At ngayon ngay pag-usapan na natin ang insidente between kay Coach Kerr pati na rin dito kay JP. Sa laban nga kasi nila kahapon sa third quarter matapos ng offensive foul na ito ni JP ay talaga namang sumabog itong si Coach Kerr at nagalit nga siya mga idol, sinigawan itong si Jordan Poole sa gitna ng laban. At matapos niya yan ay sa post-game interview pinaliwanag ni Coach Kerr ano ba nga daw ang tunay na nangyari doon, ano ba ang kanyang sinabi? Well, sinabi niya nga mga idol sa kanyang interview na patuloy pa nga rin daw siyang magtitiwala kay JP kahit na may ginawa siyang mistake. Dahil nga daw, nakikita niyang patuloy na nag-grow si Jordan Poole, nagiging better nga daw as a player. The last two games nga daw ay fantastic siya in terms of staying off the referees. Meaning hindi na nga masyadong nagre-reklamo sa mga tawag at patuloy na lang naglalaro, nag-move on na agad. Kaso sa laban nga nila kahapon ay natawagan nga daw siya ng offensive foul tapos sinawakan niya pa nga daw yung bola ng matagal at ayaw ibigay sa referee habang kinakausap nga siya nito at yun daw ay automatic delay of the game. So kaya nga daw pinagalita ni Coach Kerr itong si Poole ay para maintindihan niya na every play counts, every moment counts. Kaya naman minsan daw ay talagang sumasabog itong si Coach Steve Kerr sa inis kapag ginagawa daw ni Jordan Poole ang mga ganitong mistake. Kaya nga naman daw na hindi niya maiwasan talagang sumigaw, sigawan itong si Jordan Poole. At sa panghuli ay sinabi niya he love Jordan Poole nga raw at he love nga rin daw yung kanyang naging performance kahapon laban nga sa Cavaliers na nagresulta rin ng pagkapanalo ng Golden State Warriors without their four starters. At nang magpaliwanag rin si Jordan Poole sa kanyang post-game interview ay sinabi niyang sinusubukan niya lang naman daw na intindihin kung bakit tinawag yon ng referee. Gusto niya lang ng answer kung bakit yon naging offensive foul. At etong si Stephen Curry pinagtanggol nga etong si JP at si Coach Kerr. Sabi niya, hey, for all the kids watching this clip, Coach Kerr coaching like he should. Well, I couldn't agree more kay Stephen Curry. Tamang-tama ang kanyang sinabi mga idol. Talaga namang ganito dapat ang coach. Hindi takot na pagalitan ng kanilang mga player para nga mas maging better. Kaya nga mga idol, talaga namang saludo kay Coach Kerr dito sa kanyang hindi pag-iwas sa paggalit dito kay Jordan Poole para nga itama siya. At maganda rin na ipiniliwanag neto ni Coach Kerr yan sa kanyang interview ang kanilang pag-usap para nga hindi rin mag-cause ng misunderstanding sa mga fans lalo na sa Warriors fans.